Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Eto kasi si Villanueva. Ha? Eto, bumabanat na naman paggastos para sa paglagay ng white sand sa baybayin na Maynila Bay, pinuna ni Senator Villanueva. Ha? Anong sabi niya? Diin ni Villanueva, sayang ang pondo na nilaan dito. Lalo na't maraming nagugutom at naghihirap ngayong panahon ng pandemya. Tara Jane, salamat po. Una sa lahat, Senator Villanueva, ang nagugutom at naghihirap ay hindi mawawala sa Pilipinas. Baka hindi mo alam. Hindi ho yan mawawala. Hindi magdidisappear ang kahirapan kahit sa ibang bundo. Kahit isa bang ibang bundo, ibang bansa. Ang kahirapan nandyan na yan. Ay lalo naman sa Pilipinas, hindi mawawala yan. So ano ibig sabihin, hindi gagalaw ang gobyerno, hindi gagawa ng proyekto. Kaya nga may ganyan eh, pang-akit sa mga turista. Alam mo, sa totoo lang ha, alam nyo ba? Hindi. Eto ha, napag-alaman ko ito sa mga pag-aaral. Ang, di ba, parang ang yaman-yaman na sa Middle East, yung Dubai. Pero ang Dubai, walang sariling, ano yun ha, oil. Oil. Sabi nga nila, walang sariling oil yun. Alam nyo kung saan nabubuhay ang Dubai noon? Kung hindi sa mga turista. Kasi maganda, may 7-star hotel. Uy, nakakit na pala ako dyan ha. Nakapasok na ako dyan sa 7-star hotel. Ganda-ganda dyan. Ha? Nabubuhay o dahil sa mga turista. Okay? Ganyan din o, kahit nga sa Hong Kong eh. Bakit ang Hong Kong kakaiba compare mo sa ibang mga lugar sa China? Eh kasi marami rin mga turista. Japan! Ay nako, grabe yun, Japan. Alam nyo, ang galing ng Japan, nakakainis. Nakakainis naman sila. Siba na walang mga turista? Nawala ang turista sa Japan eh. Kasi syempre, binan. Bawal pumasok. Tapos talagang wala. Walang negosyo. Alam nyo, ginawa nila, yung gobyerno, nagbigay ng pera. Alam nyo kung ang gawin? Kalahati ng bakasyon mo sa ibang lugar ng Japan, sasagutin ng gobyerno. Although may mga bumatikos, bakit? Sinabi, in-encourage ng gobyerno na namamasyal ng mga taga-Japan. Sa madaling salita, in-encourage nila na yung mga taga-Tokyo pumunta ng ibang mga city sa Japan. So, paano nila gagawin yun? Babayaran nilang kalhati yung hotel at saka yung transportation para gumalaw yung pera. Kasi nga, ang Japan talaga nabubuhay ho yan sa turista din. Isang malupit din, aside from other things, okay? Aside ha, marami pa. Pero alam nyo ba, ang Japan ang isa sa pinaka-pinupuntahan ng iba't ibang nationality dahil sa ganda. Kaya nabubuhay sila. Ngayon nga, meron akong vlog, yung pinanunood ko, yung Tokyo, ano yung Paolo from Tokyo ba yun? Binuksan na uli yung Tokyo, nakikita nila talagang medyo yung industriya ng mga sibuya, ng... talagang konti ang mga tao, hindi ganun katulad nung dati. Bakit? Kasi nga wala akong mga turista. Eh, importante ho yan. Ang sa akin, maganda ho yung ginagawa sa Manila Bay para ho, in the future, pag nag-open na ho uli, makita yan, eh, puntahan ho ng mga turista. Tapos nakita nyo pa yung ginawa sa Lagos Nilad. Eh, bakit walang humirit doon? Hoy, Mayor Isko! Bakit mo pinaganda yan? Bakit mo pinailaw yan? Ang dami-dami squatter dyan sa Maynila. Ang dami naghihirap dyan. Bakit mo pinaggastusan pa yan? Walang ilaw. Wala na nga makain. Nilagyan mo pa yung ilaw yung maglagos nila na yan. Ba't walang umirit ng ganyan? Ha, bakit? Bakit? Eh kasi alam natin maganda eh. Ikakaganda eh. Tsaka hindi naman nila kaaway ngayon si Isko eh. Ng mga dilawan. O, di ba? Kasi nga, tingnan mo. Nagpipictorial pati dun sa bridge kasi may mga jilaw-jilaw na siya, oh. Tapos dyan sa Lagos nila, ang ganda kasi kung ganyan eh, pupuntahan ng tao. Tandaan mo, pag may mga pumunta dyan, ah, ano mangyayari? Mamamasahe yan.
Sino makikinabang? Mga taga Maynila. Paano pagka kumain yan? Sino makikinabang? Saan ba kakain yan? Doon din. Pag nagpagod na sila mag-picture-picture na mag-selfie-selfie. O, saan sila kakain? Sa Maynila din. So, kumikita ngayon mga taga Malina. Yun o yung mas malaking perspective dyan. Ngayon, dyan sa Manila Bay, syempre pag yan ay balita sa buong mundo, pagkatapos na sobrang baho, tae, ihi na mga dilawan nandyan, ay bibiglang nalinis. Ang ganda nun. Maibabalita sa ibang bansa na naman yan. Di ba ho? Eh, sa akin lang eh. Itong mga dilawan tae na to, dapat talaga ito dapat, itong mga big, alam mo oh, sana gawin ng gobyerno, no? Bigyan ng pera itong mga dilawan na ito, mag-ibang bansa na lang sila. Ah, lahat kayong mga dilawan na gustong mag-ibang bansa, sponsored na ng gobyerno. Libre na ticket ninyo. Lumayas na kayo. Tapos ibaban mo na sa immigration pagbalik dito, no? Pwede o ba yun? Suggestion ko lang naman yun. Mga dilawan tsaka yung mga terorista, no? Oh, sino mga teroristang aktivista dyan na gusto nung sumunod doon sa Netherlands? Sagot na ng gobyerno ang inyong eroplano. Tapos pagpunta nila doon, no? Kansilahin mo lahat ng passport nila. Diba? Sarayip siguro nun, ano? Bakit ba walang karapatan to si Senator Villanueva? Alam nyo kung bakit? May papaalala tayo sa kanya. Ito po ang papaalala natin, ha? Oh. Paalala natin kay Senator Villanueva na wala siyang K pumuna pagdating sa pera na ginagamit ng gobyerno. Senator Villanueva ordered dismiss from public service over pork. Sabi ko sa inyo, masama ang pork eh. Ha? Ombudsman, oh, kakampi niya pa itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales has ordered the dismissal from public service of Senator Joel Villanueva for his administrative liability over the allegedly anomalous use of 10 million from his pork barrel allocation. Hoy! May pork barrel ka palang 10 million eh. Ano sabi ni Morales? Sabi niya, he was found guilty of grave misconduct, serious dishonest. Anong ka ba namang klaseng pastor ka? Serious dishonest ka pa? Ha? And conduct prejudicial to the interest of the service. Villanueva dismissal stem from his indictment for malversation. Grap! Ano yung grap? Yung ako si Bana. Rap pala yun, rap. Grap! Oh. And falsification. Aba, pinapalsify pa? Aba, ikaw palang mahilig sa polls, sa fake news, pinapalsify mo? Falsification of public documents over allegedly anomalous disbursement of his 10 million. Kasi ito si Villanueva, kesyo nagkukomento daw siya, ang gastos daw dun sa ano, gumastos daw ng 300. Oy, welcome to supporters, Madam EM. Thank you very much, ha. Oy. Nagagalit siya, magastos daw. Eh, gusto ko sanang tanong sa kanya, eh sir, yung 10 million po ba, hindi po ba magastos yon? Saan po napunta yon? Eh? Saan po napunta? Ito yung ano eh. Alam ko, ewan ko. Tapos, biglang, wala na. Bakit? Naging senador na siya eh. Pinagtanggol siya ni sino? Yung may kukote! Pinagtanggol siya ni kukote. Ha? Hindi na pwede yung administrative case na yan. Bakit? Senador na siya, wala na kayong pakialam dyan. Amin na yan. Iwalay na yung executive. Di na siya sa test. Kasi test na yan, alam ko eh. Hindi, ay, test na yung tennis test na tuloy. Yung congressman siya, wala na, senador na siya. Hindi na siya pwede. Amin na yan, amin na. Tessie Sim, salamat. Rotessa Aquino, salamat po. Grabe, grising yung mga taga, mga taga UK, London ngayon, ah.
Ang gagaling talaga ng mga taga-London na. Uy, miss ko na rin yung ano ah, yung London na yan, no? Favorite kong pumunta diyan lalo na doon sa mapanghing ihian doon. Ay, ihian. Mali. Yung telepono, yung sa London. Marami nagpapa-picture doon, pero pag pumasok ka doon, ang panghi-panghi. Yung London, pag pumunta ka sa mga gilid-gilid ng mga UK, mga puti pa nandun. Pero yung sa Central London, magulo. Majingay. Mga, ewan ko ba? Eto na nga, oh.